I wanted to emphasize pinasolid yung lineup nila, madalas ay rotating. Again, napag-usapan natin rotating on Carl yung composition nila gagawin yung play style. So pwede tayong makakita dito, there you go, that show the pickup capability na meron sila. Kung meron kang show, well, naban yung kaya, that's a respect ban para kay Kuya Lex. Pag sinabi natin pickup capability, apat sa kanila dito lagi nag-roll kahit tanks napipitas dito ng Finesse Solid. So for sure burst hero sa mga next dito. Yeah, and kung pickup lang din, what better hero than Cho, Way of the Dragon into your teammates almost guarantees an instant kill. And of course, aside from the fact na pinick nila yung dalawa sa pinakamataas na win rate hero so far in this tournament. Oh, that's very important. And Zingla Ultra with the Tenai pick then for Gushon and the Harley, now they will answer with the Akai and Lolita. Na for Finesse Solid, ito isa sa mga standard picks pa rin nila. Many times, very successful. Yeah, standard picks for Finesse Solid, pero they also managed to take away a lot from the hero pool of Signal Ultra. Remember, Akai in this, ito, in Choni D, and as well as yung Lolita rin is actually one of the heroes of Signal Ultra. And lahat yun ay na-pick na ng Finesse Solid. So it will be interesting kung paano papaganaan Signal Ultra ito with a double mage na hindi a characteristic sa kanila. So, yeah, double mage, there you go. They even, ang tawag ito, denial pick the Gushon just for the sake of it, I'm pretty sure. Malakas yung burst damage potential nila, pero inaasa nila yung sustained damage na all into the Famous. I'm not sure that's a great idea. Okay. We'll have to wait and see how they play around this. Yeah, I'm looking at it as a counter pick against counter pick para dito sa dalawang teams natin. Nag-adjust yung Finesse Solid ng lineup nila dahil doon sa Kimi pick. Of course, yes, high win rate. Pero high win rate yon dahil sa mga teammates na tanky at kayang mag-set up. And if you're gonna look at it, sa lahat ng games ng Finesse Solid, kaya si Carl ang nagiging highlight kasi ang galing ng teammates niya mag-set up. Lagi. Every time. And with this lineup, pwedeng makakuha ng maraming kills dito. Pero si Carl ang nagkagura. Wow, that's actually very interesting dahil makakaroon ng changes dito. We do know na napaka-skilled nga naman ng Kagura ng mage player nila, which is Dale. But now, Dale will not be controlling the Kagura for the side of Finesse Solid. Pero, gentlemen, ano ba sa tingin nyo ang inyong mga predictions dito? Let's start with Rockheart here. What's your prediction? Yeah, I really like the strategy for Signal. Okay. Early game aggression with the double mage setup, but the late game might scale off. So early game, pwede Finesse. Overall, I think this is gonna be, overall, late game, pwede Signal, pero early, Finesse. Okay, so you're gonna go with Finesse. Finesse, para kay Rockheart, Mr. Manjing. I'm basing this on the Tamos na meron ang side ng Signal Ultra. Pwedeng masira kasi dito yung gameplay ng Finesse Solid. Yes, for sure, alam na ng Signal Ultra to na magpipick off ang side ng Finesse Solid. So, with Signal Ultra, having the Tamos na masyadong gamay na nila at hindi mo rin agad mapipick off yung hero na yon, I will give this to Signal Ultra. Signal Ultra, wow! 2-1 for 1! And now, Zendex, you're gonna break it to us. I'm going to rely on the hero win rates here. So since Kimi has about 75% win rate and Cho has 62% win rate, and the other side can't really match those percentages, I'm going for Finesse Solid. Finesse Solid ang napili dito ni Zendex. That is 2-1 for Finesse Solid versus Signal Ultra. Tingnan natin kung ganun nga ang mangyayari dito, because we know that Signal Ultra is also a top team. But I think Zeus and Butters will take us through the game. So guys, take the floor. Isang magandang pagbati po sa inyong lahat at syempre, heto naman kami muling nagbabalik sa inyong harapan para sa semifinals ng NPL Season 2 Day 2. At kami maging shoutcasters nyo for this game. My name is Zeus. And I'm Butters, the official dairy product of PH Esports. At Ayala Circuit Mall Makati, ready na ba kayo? Oo, syempre, oo. Random ko, hindi sila ready. But still, it is what it is, mga kaibigan. Siyempre, it's our best of three series against FNS versus CIG. Late lang pala yung pagkakit. Ready na pala. Pero di natin patatagalin pa. Welcome to the Land of Dawn. Game number one ng ating best of three. Paglalang natin saglit. Few with a Gushon D para naman kay Grak. Disanya with a Harley. Tets with the Minotaur. At Yako naman dito para kay Tamus. At ayun na nga, for the side naman dito na Finesse Solid, it's going to be Levi on the show. Carl on the Kimi, Lex as the Akai, Bu on that Lolita, and Dale as the Kagura, and this is a BO3. Sobrang importante itong laban na ito kasi kung sino man na manalo dito, they will head straight to the Grand Finals and face Bren Esports. Naopo, talagang excited na ako. Sino malaman ito? At ngayon, napaka-unpredictable ng laban nila dito. Sa lineup, tsaka sa playstyle nila, talagang magkaibang magkaiba.
di ba? May Mincitar play itong isa, eh, yung signal di mo nagmi-Mincitar. And at the same time, kung iisipin mo dito, Finesse Solid, syempre, reactive sila. Signal Ultra, they stick with their guns, they stick with their instinct, they stick with their playstyle. So Signal Ultra dito, kailangan nila paghandaan lahat ng sorpresa na ibabato sa kanila ng Finesse Solid. Kaya nga, pero yun ang outro bottom play, 2-on-2, hop! Sup, balik, yan, ito na, hop, okay na. Kamamaut lang din naman, Tets with a half-life lang. Op, sabay poke lang din paalis, sabay naalis na yun. Balik sa objectives, feeling ko mag-rotate na kagad ang Chu-Akai combination sa bottom lane. Pero hindi, nag-cut pa ng minion. Grabe, and Kuya Lex Levi connection pala to. Kuya Lex Levi connection, but Tisanya going in for the poker tricks. And wala naman masyadong damage na madideal sa kanila doon. They're very tanky in a way, pero few D and Yahoo dito, nag-aabang din sa brush. They are waiting for Karn to show himself. He's gonna go for that steal and he gets it. Ito ang nakakatakot dito. May cushion ang Signal Ultra. Pero si Few ang kumamit. Most of the time, si Desanya before. MPL regular season si Desanya, nag-gugusion sa kanila. Day. Pero yun nga, naupo, nagkakatingat na naman dito sa Yung Rick Indens lang po. Si D, napalayo sa mga kanyang kakampi. Day. Pero si Day yata dito. Day, nahuli. Nakupo, eto na ang pinaka-problema. Yaku, Lumia for the kill. Lumia for the blast. Oh, will hit three. Eto na mga kaibigan, Buo on the other side. He's trying to take down everyone. Few dito, will take down Levi. Levi dito mga kaibigan, natumba. And Tets and the others will just back out. Hindi na nila kaya tapatan yun. Grabe, ang pinakita dito ang bakbakan na naman ngayon. Pero for that engagement, tumumang ang Signal Ultra. We just one kill, 2-for-1 trade tayo doon. Pero ang kinaganda noon, si Few ang nakakuha ng kill doon. Instant snowball kagad sa kanya. I mean, instant gold kagad sa kanya. Desanya and the others, they need to pick their team fights. Hindi dapat ganun ka-messy. Signal Ultra dito, they got two kills out of that. Pero kahit pa paano yung Finesse Solid dito, nakasagot. Uy. Ito na, may binabalak na masama ngayon. At walang kalam, malamang Signal Ultra na ninanakawan na sila ng objective dito ng FNS. Kakabuhay pa lang yan actually. Yun lang, nagulat sila. Sayang, diba? Hindi na na-contest yun. Yun nga yung sinasabi natin, Finesse Solid dito, they're masters of the surprise meta na binibigay natin sa atin ngayon. And FNS dito, going for that push. And Few dito mga kaibigan, they is trying to deny that push. But it's just way too much. Finesse Solid dito will take the first, technically the second objective of the game. Yung grabe naman ang pinapait ng FNS Solid dito ngayon. Pagdating sa tower at turtle, nakakuha na sila. Isang turtle, isang tower, okay na, hindi masama. Pero for a trade, Signal Ultra, just one tower pa lang. Hindi naman ang kanilang nakukuha dito. We'll see kung paano hawakan ng Finesse Solid ang kanilang pag-rotate against Signal Ultra dito. Napakaganda. Knowing na yung Kimi, ang bilis bumasag ng tore, eh, no? And right now, Kimi talaga yung most, I think one of the most successful heroes ng ating playoffs. Oh. And kapitin mo si Levi dito, he's just staying in the brush. Ayaw niyang umalis dyan. He's trying to take down someone. Kung nakikita niyo dito, patience. Signal Ultra, nandito siya sa bottom lane. And Yaku, sa top lane, Yaku Boy, nahuli siya dito. Binagsakan ng martilyo, binagsakan ng pumpkin dito ni Lolita. Binagsakan ng pumpkin. Sakit-sakit nun. Medyo para lang yung pumpkin binagsak sa'yo. Instant kill si Kuya Yaku Boy doon. Hindi tamo sa top lane. Pero yun na nga. Luckily, nakakuha rin naman ang trade dito ang Signal Ultra by just destroying the tier 1 turret on the bottom. But Levi, Levi, naupo, against 3 ba to, mga kaibigan? Saan ka pupunta? Levi! Wait, at the dragon back. Sayang, medyo na-late ang backup ni Kuya Budon. Sayang. Oy, ito pa, gusto pa yata. Gusto they want nila, more. Gusto pa nila, gusto pa will nila to. They get more, naupo, Tets! Ultimate, it will hit. Desanya on the other hand, Bulwark will be thrown out. And hindi na nila hahayaan si Bu dito na makatakas as they go in for the kill. Pero masyado talagang makunat ang isang Lolita. Kaya yeah, sayang lang din naman. Pero ito na ang backup. Lex dito, oy! Nakapo, nakakakita ang 3 against 3. Pero disengage na lang din muna sila dito. Turtle will be up in 6 seconds. Tignan natin dito. That is going to be the next big team fight for Signal Ultra and Finesse Solid. Sino nga ba makakuha? Sino makapag-take ng pace ng game natin ngayon? Yeah, para sa akin din naman. So far, parehas lamang. Parehas lamang. Tama naman. Hindi ba masabi? Kasi titignan mo dito, lamang naman ang Signal Ultra pagdating sa Watt. Pero hinahayaan lang talaga nila to. Pero nakuha pa rin ang Finesse Solid. Pero here comes the fight. Yan yung overturn dito. Nagkapatuan mga kaibigan. Question going in. Pero Hurricane Dance will be thrown out. Naman ang blast. Will it feel? Feel will go down. Pero Tets, mga kaibigan, ito pa rin sa gitna. Tignan natin kung lalapan pa siya dito. Pero si Desanya is throwing the poker tricks. Is throwing the cards out. Card on the middle of everything. Trying to get out. But Yaku dito thinks otherwise. He will take him down. Oh my goodness! Score natin dito, mga Signal Ultra just fighting head to head with Finesse Solid. Yun, napakaganda. 5 minutes or 6 minutes onto the game time pa lang. Pero napakainit na ng laban. Pang grand finals ang atin nakikita dito. At walang easy win na mangyayari feeling ko dito sa semifinals na to. Walang easy win. Walang easy win.
Kumbaga, pag makapasok ka sa top 3, you are the best of the best sa ating local Mobile Legends Bang Bang scene. And Finesse Solid, gusto nilang bumawi ng Signal Ultra because technically, if you're talking about stats, hindi pa sila nakakaisang series dito against Signal Ultra. Oo nga, so, no? Before. Regular season, yeah. So, they are trying to go back with the vengeance dito. Wow. FNS, going to the bush. And, alam mo, parang Zeus, kung iisipin ko lang, Finesse Solid, this is the biggest blunder para sa kanila. Kung hindi nila matatalo dito Signal Ultra, ang ganda ng tinakbo nila, ang ganda ng storyline nila, pero kapag hindi sila nakalagpas dito, I think, madaming madi-disappoint. Para sa akin, ang Signal Ultra, napakatahimik na team na ito eh. Mm-hmm. Di ba? Hindi mo maaantin mo. Isipin mo, nasa semi-final sa plasya ngayon, pero Yumi non Fury naman dito para kay Tets. Now, Paul Lex dito with a Petrify plus Hurricane. Tapos pa nga, mamamatay yata si Tets. May out to Doggy, mga kaibigan. With a, oh, eto na, a Yumi non Blast para kay Boo. Tinamakan si D, hindi, na-dodge cherry lang din. Pero eto na nga, mga kaibigan, naghahanap siya dito. Will they get more? That's 4 against 5. Lamang dito ang FNS. They want, eh, pwede sila mag-engage, pwede mag-engage. Yago on that Tamos, pero Q dito na huli with the dragon, sinipas sa may gilad. Lex try to go in for the follow-up stun, but they won't get it. Q will get away. Karn dito, try to go in for the kill. They will get it. Karn with the place. Anong sinasabi mong sayang, Kuya Zeus? Binigay niya ang kill kay Kimi. Ganun sabi ni Kimi, kaya ko to eh. Lalaban ako dito. Si Kimi ang kumuha ng kill nun, kaya naman pala iniwan na lang din. Ni Chow, pero ito na nga. Tatlong turtle ba ang makukuha ng Finesse Solid dito? Saan niya naupo? Ang ganda ng pagkaipit dito ni Kuya Lex. Well, commended na naman. Pero yung turtle dito na reset lang din naman sa kabilang banda. Tets, half-life lang naupo. Dalawa ang patay sa Signal Ultra dito. Oh, pero Yaku dito trying to get away. Binato niya yung super yoyo niya dito. Yaku, oy, Yaku boy! Mamamatay siya dito. Levi will get that kill. Parang bumaliktad ang vapor. Kanina lamang ang Signal Ultra pagdating sa gold at pagdating sa kill. Lamang sila. Pero ngayon, bumalik. Kailangan nila bantayan si D dito. D has one of the most successful steal rates ng turtle or any objective sa ating player pool ngayon. And ayaw nila talaga lumaban because they know the threat na buhay si D. Yep. He can go in and steal that turtle for the side of Signal Ultra. Yep. Tama ka dyan, Kuya. Kuya Butter, syempre dito, perfect timing leads to winning. So, timing sa push, timing sa clash, pati na rin sa pag-agaw ng turtle or lord. Eh, ako po, laking kalamangan yan. Meanwhile, si Carl on through bottom lane. Sumigway push lang pala doon habang nililibang nila sa turtle objective. Sabi ng Signal Ultra dito, sige, kunin nyo lang yung tower. That is only a tier 1 turret. And at the same time, they're just clearing out their jungle monsters. This Yako, on the other hand, staying on top lane. Katapat nga dito si Levi. And they are just pressuring the lanes. Ito yung tinatawag nating experience na meron ng Signal Ultra. They know what to do. Pero hindi din naman nagpapaul yung Finesse Solid dito. They're getting all the objectives that they can. Yun. Tama ka dyan, Kuya Patros. Pero 9 minutes na pala, hindi natin napapasin. Pero halos wala pa nga nagdo-dominate so far dito. Pagdating sa lane control or sa map control, halos parehas patas pa sila mga IBOT. Ito na mga IBGAN. Another engagement naman yata, 5-on-5 Tets. Ito na, naka-rage na po, naghihintay lang. Pero tank ang nakaharap dito, medyo delikado ang iset yan. Mukhang disengage na lang muna. Sayang, masasayang ang Minomon's Fury pag ginown nila si Kuya Boo. Knowing na may Lex na babackup doon with the Hurricane Dance. Napakakunat ni Kuya D. Ang dami niyang sinaluton, pero tignan mo, yung meron sa kanya dito, I think he has the Athena's, if I'm not mistaken. Athena Shield. So, talagang madami-dami yung damage yung masusok niya dito. Levi dito, going in for the kill wave. 1-on-1, with a great 1, na opo. Wild charge, will it be used? Meron wild nga ba dito? Siya, meron wild charge yan, boy. Grabe yung damage yung ginagamit dito, mga kaibigan ni Levi. Pero oy, Levi tried to go for the flicker. And he will try to go for the Shunpo. Pwede niyang, sabagay, hindi rin niya, di alam ni Levi kung may backup o wala. Kaya di na lang din niya in overextend. Pero kaya niyang patayin niya, napakalayo pa sana ng tatakbuhin ni Kuya Grafton. Pero ito, magandang laban to for the side of Signal Ultra. Lex, try to go in. Pinagawa mo ng bara. Getting hit! Dami ng blast! Will it do? Ito si Kuya View. Medyo mababa na yung buhay niya dito. Tignan natin mga kaibigan. Tets dito in the middle of everything. Let us see. Will there be an ultimate? No, there won't be. He's trying to go for guard. Pinano yung lapag. Nagdabog! Pinatalong lahat ng germs. Nagdabog. Nagtalunan sila, men. Ito na. Way of the Dragon naman dito para kay Levi. Another pagbabakbakan na naman po. Levi ang mapapatay pa. Sumalunan para doon. Nako, ang ganda ng pinangita ni Kuya dito. Pero patay pa rin si Edisanya. Okay, op. Ito naman. 3 against 4. Tantaralan. Here comes Yaku. Pero mukhang hindi lang di mag-initiate. Nako, yin niya. Ang overturn para kay Dale. Nako po, Yaku. Running R-Fly. He has to run back away. At mukhang na-secured ang pag-protect ni Kuya dito. Bumalik naman si Kuya View. Nako po. Meron ba siyang ultimate? That turnaround kill, even though walang mga buhay,
at least this game nagpe-pay off ang mga effort na Signal Ultra, dito. Itong game na to, unpredictable, grabe. Kumbaga kumpukan hindi magpapaawat din. Oh. Outside ng Signal Ultra Finesse Solid. Talagang bugbugan, parang bugbog o dignidad. Binigyan nila bugbugan. They're just playing their game. Immortality, kinuha na dito ni Kuya D. Makunat na nga siya, may pangalawang buhay pa siya. Grabe. Oo na, excited talaga ako dito eh. Parang ito lang hinihintay ko rin, semifinal. Mainit pa sa grand finals. Gano'n ka ka-excited? 10 out of 10. Yan. Di ba? Pero ito na mga kaibigan. Tulad ng score natin, 9. Ewan ko, parang hindi bakat sa boses mo eh. Bansin, kaya ako dito. Nahuli siya dito mga kaibigan. Carl, and Carl, throwing out the Sago. Sago and Sipa connection. Levi, Blade of Despair will be coming up for him. Dali dito. Nahuli. Manadali pa siya dito. But he dodges the daggers. He will get out. Oy! Dale! Pinilit pa rin. Down! Pinilit at kinaya mga kaibigan, pero outro back naman si Kuya Boo with a Yuminom Blast. Naupo, ang ganda ng pagka-cancel ni Kuya Tets. Kailangan niya protectan si Pune na makataas, pero di na lang din dahil bumakap din si Kuya Lex. Naipit pa nga, damay pa nga si Kuya Tets. Ito na, mukhang kamatayan pa para sa kanya. Balik buhay lang din naman, napakakunat naman ni Kuya Minotaur dito. Sa may flicker out sa kabilang pader, naupo. Ang kitbahay ga, ang kitbagot. Tets, ka ba? Yun hindi lang. Hindi niya na lang nilaban. And Carl. Grabe. The Kimi is still a big threat talaga sa mga ganitong laban. Just having that constant magic and physical damage output na meron dun sa kanyang mga physical attacks. Kakaiba ang pinapakita ni Kuya Carl dito. Kunin nyo ang Gushan ko. Akin ang Kimi. Akin ang Kimi. Eto na. And now they want a Lord here. Level 1 Lord has been slain dito in favor of Finesse Solid. 12-10 ang score natin. 30 minutes on to our game time. Napakahirap pa rin. I-predict ng laban na to. That is the Fallen Lord, paring Zeus. Hindi yan kasing punat na Luminous Lord na lalabas doon sa next iteration niya. Mm-hmm. But still, Finesse Solid, knowing them, they will use that to their advantage. Yep. Grabe, ito na. Ito na ngayon, paglabas ng Lord nito, yung malaking katanungan. Kung mai-sustain ba ng Finesse Solid ang lane pressure na magagawa ng Lord dito plus ng malalaking minion, o makukontra agad ng Signal Ultra. Kasi, feeling ko, sino ma-wipe out dito, talo eh. Di ba? Magre-rektahan to eh. Talagang ganun talaga yung laban natin dito. And it all comes down to the initiation. Yaku dito, even getting that immortality. Yaku, mga kaibigan, hindi nagiging maganda yung game niya dito. 1-3-4, that's really uncharacteristic of Yaku to get those kinds of scores. Pero Finesse Solid itong kalaban nila eh. Grabe. Ito na ngayon alert mga kaibigan. So, 5-man rotation ang ginagawa din ng Signal Ultra. 5-5 kasi mayroon na itong magsolo. Ang pagdating sa mga ganitong stage na game, 14 minutes ang bakbakan nito, Bush Gaming na. Bush Gaming na. Tagot, ayan, tulad yung ginagawa ni Butch at ni Dale kanina. Kasi, papatayin ng Signal Ultra ng Lord Matic, pero di nila alam na may mga tao sa Bush yun ang delikatong panganin. Uy! Ito na, napasok na. Mga kaibigan. Binarena na yung tower, pero hindi na ata nila makukuha. Uy, napatay. Well defended para naman sa Signal Ultra. But, well, that was all happening. Mid lane tower gets taken down. Yun lang. Finesse Solid dito. Just using that to their advantage. Alam nila na madali lang din naman matatanggal dito ng Signal Ultra yung Lord na yon. Just go for the other towers. Pero ito na rin yun coming up dito from Dale. Dale na ulit si Yaku Boy dito. Yaku Boy trying to fight this. Wow, still alive and kicking mga kaibigan. Hindi man lang napatay. Ang daming ultimate na nabaktod. Si Pew! Naupo! Tinamahan ng Yuminom Blast. Pero outro back up si Tetsu Melto Doggy with a Minowan Fury. Levi dito. Trying to run. Muntik pang mapatay. Pero delikado dito Signal Ultra. Bawas sila ng isa. Nabasa pa nga ang Tori nila. Pero patay pa rin talaga. Si Yaku dito. Inaabol ni Karl. Karl, will you get that kill? Yes! Grabe. This time! Double kill pa nga para kay Kuya Carl dito at mukhang magkakaroon yata ng 1-0 lead pero hindi pa rin din papatalo dito. Kailangan ng depensahan to pero ang tier 3 third on the bottom lane na mag-isa na lang nagsusurvive. Basag din with the hands of FNS. Naupo! What can Signal Ultra do? They have two tanks! Carl going straight for the base! He has immortality! They need to stop him now! Oy! Walang minion! Walang minion mga kaibigan! Going in for the dominant blast! Ito na! Ito na! Second minion win. And they will head for the base. Signal Ultra will lose game number one. Wow. That game. Naka-speechless, Kuya Butters. Napakalupit na ang ginagawa.